Hello po again, God's Day to all kapamilya. Welcome po ulit sa ating paglalambing time with God. So today po, ang ating devotion, ang title po niya is Making Satan Tremble. Siguro po itong si Sir Max Tocado, dami rin pinagdaanan talaga sa buhay, no? Talagang ang laban niya, kitang-kita niya. Kaya yun una, get behind me. Tapos sabi niya, go away. Pagkatapos, kung naalala niyo yung last, ano ba yun, yung do not leave as a place for the devil, sabi niya. Ngayon, sabi niya, making Satan tremble. Paano po ba natin panginginigin ang devil sa ating buhay? So yan, ready na po ba tayo? Ang verse po natin is taken from James chapter 5 verse 16. Ang sabi po niya dito, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Anong klaseng prayer? Effective and fervent. Nang anong tao yung nagdadasal? A righteous man. O diba parang ang hirap po? Righteous po ba talaga? Ako ba yung walang pagkakasala? Di po ba ang kiniklaim po natin, ang righteousness natin ay dahil lang sa Panginoon? Wala naman po talagang righteous sa atin. Pero in the name of Jesus, He's making us righteous in behalf sa atin, sa Panginoon, sa kay God the Father. Sa iba pong translation, Allah, nasaan na ba yun? Ako, nakita ko po na. Sabi niya doon, the prayer of a person living right with God. Yung pala yun, yung righteous. Living right with God is something powerful to be reckoned with. Kung pagsasamasamahin po natin yan, the effective fervent prayer of a person living right with God avails much and has a power. Di po ba ang ganda? Ang tanong, tayo po ba ay paano po yung waybo ng ating pamumuhay ngayon? Noon time na na-accept na natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Maring hindi pa po tayo perfect, pero yun nga, how do we live? Is it right in the eyes of God? Doon po natin makikita, kasi nga ang dami pong sinasabi na pagtao tayo nagpe-pray, pero may kasalanan tayo, hindi tayo maririnig ni Lord. Sayang. Kaya po, diba tuwing nagpe-pray po tayo, talagang magkakaroon tayo ng true repentance. Kasi po yung iba, madali lang magsabi ng sorry Lord. Pero yung nakikita din ni God yung puso po natin, kung totoo bang nagsusorry ka o nagsusorry ka lang dahil gusto mong sagutin kanya sa prayer natin. Tandaan po natin mga kapatid, God cannot be mocked. Hindi nyo po siya mabubola kasi nakita na po niya lahat mula utak, mula isip, mula puso natin hanggang kaluluwa, hanggang motibo natin, alam niya. Totoo bang nagdadasal ka ng totoong-totoo sa Kanya? Yan, ang ganda po, no? Pero, balik po tayo dito sa gustong i-share po ni Sir Max Tocado. So, sabi niya, most of us struggle with prayer. Tumpak po yun at totoo dahil ang hirap po talaga yung pag magpe-pray ka na magsiset ka ng time, magsiset ka ng moment para kay God and God alone. Expectin po natin may mga distraction. We forget to pray. And when we remember, we hurry through prayers with hollow words. Nangyayari po ba sa inyo yan? Yung pagkano, nalilate ka na, tapos, Lord, salamat po, kayo na pong bahala sa amin. Itinataas ko po ang lahat-lahat sa inyo. Parang wala nang puso, hanggang uso na lang. Our minds drift, our thoughts scatter like a covey of quail. Why is this? Prayer requires minimal effort. No location is prescribed. No particular clothing is required. Yet, you think we are wrestling with our enemy. Tingnan niyo po yun, no? Parang sabi niya, kasi nga naman, hindi naman
hindi naman compulsory, kumbaga sinasabi ba, hindi naman pinagdidikdikan sa atin yun, di ba? Kasi almost all the people, sa sobrang busy ng buhay, kahit pa nagka-COVID-19, parang hindi nauubusan ng gagawin. Ano po ba talaga ang dapat nating gawin? Oh, sabi niya, there is no, kasi minimal effort lang yun eh. Kuminsan nga, mas marami pa tayong time para sa ibang bagay kaysa magdasal. Hala! Oh my, can you convict si Lord sa atin? Parang sinasabi niya, hindi ka man nagpe-pray ng totoo sa akin ngay. Okay. Satan seeks to interrupt our prayers. Siya po yun. Siya yung distraction. Our battle with prayer is not entirely our fault. The devil knows the stories. Alam niyo po, kaya siya yung number one na gumagawa ng paraan para po tayo ay ma-distract, ma-interrupt, at mawala sa isip, mawala sa focus yung ating panalangin. Dahil alam niya na ang mangyayari. The devil knows the stories, sabi niya. He witnessed the angel in Peter's cell and the revival in Jerusalem. Naalala niyo po, nakikita rin, kitang-kita po lahat ng devil eh, kung paano pag nagdasal tayo. Marami pong pwedeng mangyari sa buhay ng mga taong pinananalangin natin, pati sa buhay natin dahil sa panalangin. Kaya po yung devil, ayaw niya na makita tayo na nagdadasal. Tapos sabi niya, he knows what happens when we pray. Pag ganyan na, nag-uumpisa na tayong mag-pray, andyan na sila, guluhin natin sila kahit sa mga bata. Pag nagpe-pray pa, kahit sa children ministry, pag nagpe-pray kami, maraming interruption, distraction. Parati ko nga pong sinasabi yun sa mga bata eh. Oh, Satan really don't want you to pray kasi natatakot siya in the name of Jesus. Sabi niya po sa 2 Corinthians 10:4, our weapons have power from God that can destroy the enemy's strong places. Kasi po, ang enemy daw po, nagtatanim po sila yan ng tanikala. Kumbaga, nagtatanim sila ng, akin to, place ko to. Kumbaga, gagawa sila ng way para yung tao, sa bahay mo, sa work mo, gusto nila magkaroon sila ng place sa bawat ano ng ating buhay. Ano po ba ang tawag dun? Basta po, babalikan ko po yun ha. So, pero po yun po, sabi niya, our weapons have a power from God. Si God po ang nagbibigay sa atin ng power na pwede nating i-destroy yung strong place ng devil. Makita po natin yung pag may secret sin, may mga tinatago. Nabasa ko na nga po kasi yung prayer evangelism na binigay na libro sa amin ni Pastor Arnel, yung Prayer Evangelism by Pastor Ed Silvoso. Napakaganda po noon na libro. I-share ko po yung part doon mamaya para po ma-encourage po tayo na manalangin. No, timing po talaga si Lord. Kasi po, next week, from Monday to Friday po next week, April 26 to April 27-29-30, inaanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa panalangin after the devotion. Tsaka po, kung kaya po ninyo, mag-dedicate po kayo, you pray and you fast. Kung paano po magfa-fast, pwede po, pag hindi niyo pa po kaya yung 1 meal a day, or 2 meals a day, o no rice, o di kaya vegetable lang kakainin ko, pwede po yun. Kahit anong kaya nyong ilaan para sa mga tao na pinapanalangin nyo, para sa bansa natin, para sa buong mundo. Ayun po, as segue. O, tsaya, babalik po tayo. Sabi po niya, Satan is not troubled when Max writes books, sinasabi niya po yung sarili niya, or prepares a sermon, but his knobby knees tremble when Max prays. At the same time, ganun din po,
Nanginginig po ang kalaban si Satan kapag po tayong nananalangin. Satan does not stutter or stumble when you walk through the church doors. Okay lang sa kanya yun. Kahit may cross ka pa sa katawan, hindi yan nanginginig. Or attend committee meetings. Kahit marami ka pang matutunan tungkol kay God. Wala, hindi yun nanginginig. But the walls of hell shake when one person with an honest heart and faithful confession says, O God, how great thou art. Kapag po yung totoo yung panalangin ng isang tao, sa puso, yung buong-buo, nanginginig po sila. Satan keeps you and me from prayer. He tries to position himself between us and God. But he scampers like a spook dog when we move forward. So let's do it. Sabi nga po, let's do it. Ito pong next week, ito pong week ng prayer and fasting, i-dedicate po natin yung time ng devotional prayer natin. Not just to read and learn from God's Word, kundi po yung talagang mag-pray tayo. Sa amin, nagpe-pray naman po tayo, pero mag-set aside po kayo na after the devotion, ini-encourage ko po ang lahat na in your own family, in that very special time, you pray for your children, for your family, for your community, for our country, and for the world. For our leaders of for all leaders of churches, at ganun din po sa leaders ng governments natin. Let us make the devil tremble. Let us remove kung ano man yung tinatanim niya na place niya sa place natin. Pakita natin na he has no place in our home. He has no place in our community. He has no place in our church. He has no place in our world. He has no place in anything through prayer. Gusto ko pong i-share itong sinabi ni Pastor Ed Silvoso. Ito po yung prayer evangelism. Thank you Lord, natapos po na po, pero ang ganda po, ang daming matututunan. Unang-una pa lang po, sabi niya dito, what the devil does not want you to know. Alam ko po kasi na sobrang struggle natin ngayon. Alam ko po na iba-iba yung pinagdadaanan natin. Pero ang ganda po nito, sabi niya, you may be down, but Satan is down too. The one who gets up first will win your city. The one who gets up first will win your family. The one who gets up first will win the world. Napaka ano nga po na, there is always hope in Jesus Christ. Kwento niya po kasi dito, napaka successful po, tsaka fruitful yung ginagawa nilang ministry, mag-asawa hanggang sa isang araw. Talagang siguro pinagkumpulan na siya ng lahat ng devil, kasi nawawasak na yung wall, nawawasak na yung place ni Satan na tinatanim niya sa buhay ng mga tao. Tapos umiyak siya, parang naawa siya sa sarili, talagang self-pity, hindi galing kay Lord yun. Tapos pagka-pray niya, kasi pa, sobra na hanggang pamilya niya, affected. Ang dami na, sari-sari na ang problema na kanyang hinaharap. Sabi niya, in a moment of unhealthy self-pity, I began to tell the Lord how badly wounded I was. How much our family and our team has suffered. Hindi lang po yung pamilya niya, kundi pati yung kasama niyang nagtatanim o nag-share ng word kay God. How brutal the blows have been and how little return we had seen on our investment when we compared to that much suffering. Then the Lord replied and shocked me, sabi ni Pastor Ed Silvoso. Ed, palitan niyo po yung pangalan niyo ha, Myla, o kung sino man po kayo nanonood ngayon, you should see the other guy. You're on the winning team. Tandaan niyo po yan. We are all part of the winning team.
If you think you look pathetic, nahihirapan ka na, parang sobrang ayaw mo na, gusto mo na sumuko, just imagine how awful the loser must look. Di ba po, na-share ko na nga po to. Ang swerte ni Satan, di natin makita kung anong tsura niya eh. Pero ang pinapa-focus niya sa atin na talunan na tayo, pero hindi. Sabi ni Lord, we are part of the winning team. Sabi mo po yung kanta sa BBS, we're part of Heaven's League, winning for Jesus. Alam mo po yung mga kanta na yun, nagpapa-ano rin sa akin eh. Nagpapalakas kapag kayong pagod na pagod ka na, tapos sobrang-sobrang daming, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat ang haharapin mo. Pero yun po, ang ganda pong parating isipin na sinasabi ni God sa atin lahat na, anak, you should see the other guy. You should see the devil. You're on the winning team. If you think you look pathetic, just imagine how awful the loser must look. Kaya po yun yung kwento niya po dito si Rocky Balboa doon sa mga hindi na po namin kaedad. Isa pong boksingero yon at talagang talong-talo na siya, halos na mawalan na siya ng pag-asa, pero yung coach niya talagang, tayo, tayo! Tumayo ka! Sabi niya na ganun. Tapos na-reflect daw niya, I sense the Lord saying to me, get up! Sinasabi rin po ni Lord sa inyo to, kung nahihirapan na po kayo sa pinagdadaanan niyo ngayon, kung ang sakit-sakit na ng pakiramdim ninyo, nahihirapan na kayo sa sitwasyon niyo, sabi ni Lord sa inyo, get up and claim the prize. You may be down, but so is the devil. He does not want you to know it, but he is totally spent after such a fight. He has no more strength, and this is why he is so bent on keeping you focused on your own wounds. Both of you are down, but the one who gets up and claims the prize wins. Get up, you blessed one. Di mo, ang ganda. Yun na lang yung huli na lang po ang memories natin eh. Get up, you blessed one. Salamat po kung halimbawa man na itong time na to, napapakinggan nyo ako at ang hirap-hirap ng pinagdadaanan natin ngayon o ninyo ngayon. Get up, you blessed one. Prayer po yung pinaka-importante at pinaka-una na dapat nating ginagawa. Dahil po kapag gumalaw lang tayo at sarili nating paraan, kahit na magbasa lang tayo ng magbasa, hindi manginginig yung kalaban nun. Manginginig lang po siya when a warrior of God falls down on his knees. Kung hindi nyo na po alam yung gagawin nyo, ilaban nyo daw po sa panalangin yan. Sabi niya nga, prayer can move mountain, di po ba? Gusto ko pa pong i-share sa inyo, pasensya na po ha. Ito po si Pastor Oswald Chambers. Sabi niya, the prayer of the feeblest saint on earth who lives in the spirit and keeps right with God is a terror to Satan. The very powers of darkness are paralyzed by prayer. No wonder Satan tries to keep our minds fuzzy in active work till we cannot think in prayer. Alam ko po ngayon hindi po ako kundi si Lord yung gustong sabihin niya to sa atin. Kung bakit ba naman po timing na timing parati si God, no? At April 22 po, yan po ang sinasabi niya sa atin. Alam niya na po na susunod na ang gagawin natin next week, magpe-prayer and fasting po tayo. And sa mga days na po yun, makikita niyo po lahat ay some of the prayer warriors behind the scene na nagdadasal po sa church para po sa mga members. Kaya po, napaka-bless po natin lahat to know the truth that in prayer, Satan will tremble.
So yun po ha, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo sa next week and from Mondays to Fridays din po na habaan nyo po yung inyong time na maiseset kay Lord to pray. To pray kung maganda po pag as a family, maganda po yun. Kung kayo lang, kung may pinapanalangin kayong anak, may pinapanalangin kayong work, may pinapanalangin kayong paggaling ng kapwa natin o ka-church natin o paggaling ng kapamilya nyo o pagbalik loob ng kapamilya o kamag-anak, purbahan nyo po yung salita ni Lord sa Bible na may mangyayari. Salamat po sa inyo at good morning! So, mag-pray na po tayo. Alam nyo po, kahit ako, iniistorbo rin ako ng kalaban pag nagpipray. Kaya, in Jesus' name, nawa po siya yung samahan niya po tayo sa ating panalangin. Sabi nga po, si Jesus yung nagpipray sa atin parati, di ba? Kaya po, pray na po tayo. Father God in heaven, in the name of Jesus Christ, your Son, our Savior, who is with us, Father God, nandito po kami to thank you sa paalala niyo po sa amin. Timing na timing, Panginoon, dahil alam po ninyo na next week, it was set at naniniwala po ako na yun po ay itinaladhanan yung mga araw para po kami ay mag-pray and fast. Hindi po lang po para sa family namin, hindi lang po para sa sarili namin, kundi po pati sa community namin, sa city na meron kami, sa bansa na binigay ninyo at sa buong mundo, Panginoon. Para po sa mga leaders, para po sa mga frontliners, para po sa aming mga pastor, at para po especially Lord sa aming mga youth, sa aming mga leaders sa church, at higit sa lahat po, sa mga children. Lord, help us na sa aming panalangin. Tulungan niyo po kami magkaroon ng pure heart, yung mabuting motives, Lord God, at higit sa lahat, Panginoon, with one goal, to destroy the place of Satan in our lives, in our homes, in our church, in our community, in our cities, in our country, Lord God, and in the whole world. Lord, we need you. May the power of your Holy Spirit be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning!